ang urological emergencies po ay mga sitwasyon kung saan ang mga problema sa urinary system ay nangangailangan ng agarang atensyon. Mahalaga pong pagbibigay ng sapat na pansin sa mga karamdaman na ito dahil posible po itong magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Kung kaya at para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa urological emergencies, ay makakapanayam po natin ngayong umaga ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Good morning at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. At Merry Christmas! Oh, happy holidays, Dr. Joseph! Yes, happy holidays sa inyo. Bumubuo ng RSP. Magandang umaga po sa iyo, Diane and Audrey. Alright, Dr. Joseph, para po sa malawak na kaalaman po ng ating mga manood, ano po ba itong urological emergencies at ano ang iba't ibang uri po nito, Dr. Joseph? Tama ka dyan, Diane, kagaya ng binanggit mo kanina, ito ay mga sintomas o mga kondisyon kung saan kailangan natin bigyan ng medical management agad-agad, agaran, kasi ito ay may kinalaman sa urogenital anatomical structure. No? Ito po ay pwede rin ma-consider na non-traumatic or traumatic. Pag mga non-traumatic kasi, yung mga hematuria, acute scrotal pain, acute renal colic, 'di ba? Yung para umbilical pain, yung sa puson sumasakit, pero yung mga traumatic naman yung mga genital urinary trauma na sinasabi natin, no? Okay, doc, ano naman po yung posibleng dahilan o sanhin ng urological emergencies na dapat malaman ng bawat Pilipino? Audrey, kasi ito may kinalaman ito sa kung saan ang area or location ng urogenital condition na sinasabi natin. As I was mentioning a while ago, marami siyang klasifikasyon. Depende sa kung sa urinary upper tract, no? Kung sa kidney ba siya, sa ureter, sa urethra, no, or sa may maselang aring parte ng kalalakihan o babae, no. So marami siyang dapat very broad ang kanyang consideration, no. Like what I mentioned, yung pinaka mga sinasabi nating we have to look into ay hematuria, scrotal pain, yung mga renal colic, yung mga urethral colic, yung mga UTI, acute urinary retention, no, lalo na sa mga lalaki, no, yung hindi makaihi. Then genital urinary trauma, especially during the holidays. Mm. Ano naman po, Doc, yung mga pangunahing senyales o sintomas ng mga urological emergency na maari pong magkaroon ng epekto sa urogenital system po ng isang tao? Diane, una-una kasi yung pinaka ano na naiintindihan natin o yung nagko-cause tayo ng consider yung mga takot ay yung pain, 'di ba? Kung saan man nagmumula ang sakit, whether it's the upper tract ng urogenital natin or sa lower tract, ay maaring ito in acute form. Pag sinabi natin dayan in acute form, bigla-bigla, no? It could be secondary to a traumatic or a non-traumatic, no? Mas simple, mas nakakatakot pag traumatic. Ibig sabihin, may pinagmulan yan. Either during the holidays, alam mo, may, lalo na pagbata, may mga games o ang pagkain natin na mga medyo maalat, mamantika, can trigger such conditions na either doon mo lang malalaman or meron na before, may beforehand, na binigyan ka na ng payo ng mga doktor, hindi mo lang sinunod because it's the holiday season. Okay, Doc, ano naman po yung mga potential na komplikasyon na dulot ng urological emergencies? Okay, Audrey, pag kunyari yung retention, so hindi ka makaihi, lalo na sa lalaki, so mahihirapan ka, so dapat malagyan ka ng sonda. Pag meron ka namang acute UTI, pwede kang pagdire-diretso siya, hindi nagagamot during the holidays, pwede maging urosepsis o lagnating ka bigla, no? O sumakit ang balakang mo. Now, with other conditions, di ba? Like yung sa scrotal pain, yung mga common dyan, yung orchitis, nagka-infection, dahil rin sa UTI yan, pwede rin magka-testicular torsion, di ba?
minsan natatamaan na yung mga bata sa games, di ba, mga parlor games during the holidays, pwedeng magkaroon ng injury dyan. Then, yung mga renal colic, which is very, very common, especially in the holidays, sa emergency, yung sumasakit ang balakang because of kidney stones or yung renal infection. So, pwede maapekto yung mga iba-ibang klaseng organ system natin. Mm-hmm. Okay, Doc, ano naman po yung mga simpleng home remedies of first aid na maaari pong gawin ng mga tao para maibsan po ang ilang urological emergencies habang naghihintay po ng professional help? Number one, kasi, Diane, kung meron kang analgesic for pain, di ba? Yun muna, di ba? Now, pero syempre, in the next 24 or 48 hours, hindi natin pwedeng patagalin yan. No? Pagtuloy-tuloy yan, di ba? Magkaroon ng problema. Now, kung maiibsan, lalo na sa puson o sa bandang area ng external genitalia natin, kung feeling mo na tamaan siya, na traumatized, pwede natin malagyan ng ice pack at least para hindi siya tumindi yung hematoma, okay? Then, of course, lagi natin tinatandaan, di ba, Diane, Audrey, kung meron tayong maintenance either sa para sa kidney stone or sa ongoing infection o sa mga kalalakihan nating mga may edad, yung mga may prostate problem, dapat kasi onset pa lang ng holiday, bago mag-holiday, nagpa-prescribe na kayo kung kulang, mauubos na yung mga gamot ninyo or meron kayong mga safekeeping na gamot para sa inyong maintenance. Kasi mahirap eh, pag nawalan kayo ng gamot sa bahay, saan kayo kukuha ng prescription during the holidays? Mahirap humanap ng doktor by that time, di ba? Okay, Doc, dito naman tayo sa prevention. Ano? Ano po yung mga importanteng hakbang na dapat natin gawin para maiwasan itong mga urological emergencies? Alam mo, Audrey, number one is magpatingin sa doktor, di ba? Of course, during the holidays, kagaya sabi ni Diane kanina, we don't want to go to the hospital. We don't want to look for a doctor, di ba? Unless you have somebody you can call na madali, no? Importante kasi dyan is kung meron man pain, no? Whatever is the location of the pain, especially yung na-mention natin kasi, pag lumampas na siya ng 12 hours or more, dapat siguro we have to seek consult, no? Even yung mga house remedy na sinasabi natin might not be suffice para doon sa mga simptomas. So, kailangan siguro magpunta tayo sa emergency. Meron naman tayong emergency department sa lahat ng hospital, either sa government o sa privado, na pwede natin puntahan, at least ma-check tayo. Kasi mahirap magkaroon ng complications later on, especially kagaya na minention ninyo, Diane and Audrey, it's difficult on the first day of the year, nasa hospital ka, either inooperahan ka or na-hospitalize ka. Well, maraming salamat po sa libreng telemed na ibinigay po ninyo sa amin patungkol sa urological emergencies. Dr. Joseph Lee, isang urologist. Thank you po, Dr. Joseph. And again, happy holidays po sa inyo. Thank you, Diane and Audrey and the rest of the team. Thank you, Doc.